Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Revenge. Nagsisimula ang pelikula sa isang desyerto kung saan may isang helicopter na dumating. Bumaba sina Jennifer at Richard sa isang marangyang tahanan sa gitna ng desyerto. Mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa nang ginawa nila ang iniisip ng lahat. Ilang sandali pa sa gabing iyon, nabunyag na si Richard ay kumpirmadong mayroon ng pamilya. Sinagot niya ang tawag mula sa kanyang asawa kung saan maririnig ang tinig nito at ang kanilang sanggol na umiiyak. Kinaumagahan, habang umiinom si Jennifer ng isang basong tubig, nagulat siya nang makita ang isang lalaking nakatayo sa labas ng bintana. Ang lalaki ay may hawak na shotgun habang nakatitig sa kanya ng matagal. Agad na dumating ang pangalawang armadong lalaki at sinamahan ang kaibigan. At pagkatapos ng ilang sandali, napag-alaman na ang dalawa ay mga kaibigan ni Richard. Ang dalawa ay nakarating dito para sa kanilang taunang paglalakbay para sa pangangaso. Pagkatapos nilang magsalo-salo at mag-inuman sa maghapon, nakita ng dalawang magkaibigan na sina Stan at Dimitri ang isang pakete ng peyote na ibinigay ng piloto kay Richard bilang welcome gift. Ito ay isang uri ng gamot na maaaring malulong ang isang tao at ito ay isang ilegal. Kinuwento ni Richard sa grupo ang tungkol sa isang lalaki na kumuha ng peyote at pagkatapos ay pinutol ang kanyang dalawang binti nang walang anumang sakit na naramdaman. Dahil pinipilit ng dalawa na kunin ito, ipinatago niya ito kay Jennifer at inilagay ito sa locket. Nasa mood si Jennifer para magsayaw at niyaya si Richard na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Richard at sa halip ay tinawag si Stan. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang pagsasaya, nagising si Jennifer at nalaman na umalis si Richard upang ibigay ang mga pasaporte sa lokal na gamekeeper habang si Dimitri ay namalagi sa pool. Nang walang ibang tao sa paligid, umupo siya para kausapin si Stan habang hinihintay ang pagbabalik ni Richard. Muli siyang tinitigan ng lalaki at inaasahan niya ang parehong uri ng chemistry na ginawa nilang pagsasayaw kagabi. Para kay Jennifer, ito ay katuwaan lamang ngunit para kay Stan, ito ay mas higit pa, sa kabila ng kasama si Jennifer ng kanyang kaibigan na si Richard. Halatang nasaktan si Stan sa kawalan ng interes ng babae sa kanya habang umiiwas ito sa usapan. Ilang sandali pa ay awkward na nagdahilan si Jennifer para makaalis sa hindi komportabling sitwasyon. Kinuha ni Stan ang pagkakataon na tumayo sa pintuan at palihim na panoorin ang babae habang nagbibihis. Nahuli siya ni Jennifer at awkward na sinusubukan itong yayain ngunit siya ay nabigo. Ipinahalata niya na hindi siya interesado ngunit ang lalaki ay nagpupumilit, hanggang sa tinanong ang babae kung ano ang hindi nito nagugustuhan sa kanya. Mukhang nasa ilalim siya ng isang uri ng maling akala. Dahil lamang sa sumayaw sila noong nakaraang gabi, ibig sabihin ay may karapatan na siya sa kanya. Matapos tanggihan muli, nagsimula siyang maging agresibo kapwa sa pasibo at pisikal na paraan bago tangkaing hawakan siya ng hindi naaangkop. At kalaunan ay nasangkot sa isang ganap na pag-atake. At nang magsisimula na siya, biglang pumasok si Dimitri sa silid habang kumakain ng chichirya at tahimik na nakatingin. Ilang sandali lang ay basta na lang niyang iniwan ang silid at isinara ang pinto. Alam niya kung ano ang brutal na nangyayari sa silid. Nang maglaon sa araw na iyon, bumalik si Richard at hindi nagsikap si Stan para itago ang kanyang mga ginawa. Direktang sinabi niya ang katotohanan tungkol sa nangyari. Si Richard ay nag-alala tungkol sa damdamin ng kanyang kaibigan at palaging nasa isip ang pinakamabuting interes nila at sinusubukang ilibing ang kabuuan ng sitwasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisikap na bayaran siya ng isang bagong trabaho sa Canada at isang bank account na puno ng pera. Sinabi niya na wala siyang interes sa kanya. Hindi niya ito mahal at wala siyang pakialam dito. Gusto lang niyang patahimikin si Jennifer at ilayo. Ngunit sa sandaling tumanggi ang babae at nagbanta na tatawagan ang kanyang asawa para sabihin ang lahat, ang kanyang buong kilos ay nagbago. Sinampal niya ang babae sa mukha kaya ito ay napahiga sa lakas ng impact. Sinikap ni Jennifer na tumakbo palayo sa disyerto. Ang lahat ng mga lalaki ay nasa isip lamang ang kanilang pinakamagandang interes dito. Hindi ito ginagawa ni Richard para pagtakpan ang kanyang kaibigan na si Stan. Sa halip ay ginagawa niya ito dahil kapag nalaman ng kanyang asawa at mga anak ang tungkol sa kanyang makasariling kapakanan, masisira ang kanyang mundo.
Sa sandaling makorner nila ang babae sa gilid ng isang bangin, itinulak ito ni Richard dahilan upang ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang sanga ng puno sa ibaba. Sa sobrang gulat ni Stan at Dimitri sa ginawa ni Richard, ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para iligtas sila mula sa 15 taong sentensya sa pagkakulong. At ayon sa plano, ang kanilang gagawin ay para mangaso at linisin ang kanilang kalat sa daan upang hindi magdulot ng anumang hinala. Naniniwala sila na kailangan nilang linisin ang katawan ni Jennifer na walang iba kundi ang kanilang basura. At kapag tapos na sila, malaya na silang makakapagpatuloy sa kanilang buhay nang walang dapat ipag-alala. At iyon talaga ang kanilang babalikan at ginagawa. Sinusunog nila ang anumang ebidensya na naroroon si Jennifer at naghahanda ng kanilang armas sa pangangaso. Si Richard ay nagpapahinga at tinawagan ang kanyang asawa upang sabihin kung gaano niya ito kamahal. Samantala, si Jennifer ay buhay pa. Nakabaligtad at alam na alam ang sakit na kasalukuyang nararamdaman. Ginamit niya ang kordon mula sa kanyang headphone para kunin ang kanyang lighter. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang sunugin ang puno sa ilalim niya. Kaya naman bumagsak siya pagkatapos manghina ang puno. Kahit papaano ay nakakuha siya ng lakas upang kaladkarin ang sarili sa pader upang makapagtago mula sa tatlo na bumalik upang tumingin mula sa itaas. Matapos nilang makita na wala na siya, sila ay bumaba upang hanapin. Natuklasan ng tatlo ang bakas ng dugo at sinimulang subaybayan siya. Sa paniniwalang hindi siya makakalayo dahil malubha itong nasugatan. Ngunit sa kalaunan, natapos ang bakas ng dugo nang makarating ang tatlo sa isang lawa. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila upang ipagpatuloy ang paghahanap. Huminto si Dimitri para umihi. Habang si Jennifer ay nakatago sa malapit, napansin niya ang baril na naiwan at nagsimulang maglakad upang kunin ito. Pagkakuha ng baril ay itinutok sa mukha ni Dimitri subalit hindi ito pumuputok ng kinakalabit ang gatilyo. Wala itong bala kaya binawi ito ng lalaki mula sa kanya. Kasabay nito ay bumagsak ang babae sa lupa at pagkatapos ay sinuntok siya sa mukha. Sa pamamagitan ng radyo, ipinaalam ni Dimitri sa mga kasama na natagpuan niya si Jennifer at haharapin niya ang sitwasyon. Hinila niya ang babae sa tubig at sinubukang lunurin. Kanina ay mas pinili na lang ni Dimitri na umiwas sa isang nakasusuklam na sitwasyon sa halip na sumali. Ngunit mukhang wala na siya sa ganoong pag-iisip habang paulit-ulit niyang nilublob ang ulo ng babae sa ilalim ng tubig. Subalit si Jennifer ay nagkaroon ng pagkakataon na kunin ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang mata ng lalaki. Galit na tumatakbo sa paligid at sumisigaw sa sakit hanggang sa bumagsak siya sa tubig at namatay. Matapos kunin ni Jennifer ang ilang mga kagamitan ni Dimitri kabilang ang kutsilyo at ang baril, nagmaneho siya sa gabi hanggang sa kalaunan ay naubusan ito ng gasolina kaya napilitan siyang iwanan ito. Habang siya ay naglalakad pasulong, bumaba siya sa isang kuweba at binuksan ang isa sa mga beer ni Dimitri at uminom. Pagkatapos ng pagbagsak sa bangin at pagkalunod, nagpasyang tingnan ang kahoy na nakabaon sa kanyang katawan. Siya ay nakahiga at iniinda ang labis na paghihirap hanggang sa napansin niya ang kanyang lakit kung saan dito niya itinago ang peyote noong isang gabi. Naalala niya ang kwento ni Richard tungkol sa isang lalaki na pinutol ang kanyang sariling paa nang hindi nakaramdam ng anumang sakit. Nagpasya siyang gamitin ito at ang epekto ay mabilis na gumana. Hinugot niya ang kahoy mula sa kanyang katawan nang hindi kumikibo at agad niyang pinaso gamit ang lata ng beer. Kinaumagahan, naghilamos ng mukha si Stan sa lawa at biglang lumitaw ang katawan ni Dimitri sa kanyang harapan na ikinagulat niya. Matapos punan ang kanyang mga damit ng mga bato at ihagis siya pabalik sa tubig, tulad kay Jennifer, si Richard ay may plano na pagtakpan ang lahat ng mga pangyayaring ito. Sa proseso, determinado si Richard na ipagpatuloy ang paglilinis ng kanilang basura at sa kabila nito, si Stan ay gusto na lamang tumigil. Sinisisi ni Stan si Richard para sa lahat ng ito. Tumugon si Richard sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang ilong at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Jennifer. Samantala, nagising si Jennifer at makikita ang logo ng lata ng beer na kumapit sa kanyang balat. Dahil sa pagdurusa na kanyang naranasan ay determinado siyang tapusin kung ano ang kanyang nasimulan. Naghanda siya upang tugisin ang susunod na lalaki. Bago pa niya magawa ay biglang sumulpot si Richard sa kanyang harapan at pinasabog ang kanyang ulo gamit ang isang shotgun,
Ngunit ito ay isang panaginip lamang na sinundan ng isa pang panaginip. Kalaunan, siya ay tuluyang nagising at kahit papaano, ang kanyang pinsala ay mahimalang gumaling na tulad ng nangyari sa panaginip. Nang matagpuan ni na Richard at Stan ang sasakyan ni Dimitri, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay muli. Nakita ni Jennifer si Stan na mag-isa dahil sa isang salamin na ginagamit ng lalaki na nagdulot ng pagkislap. Habang si Stan ay tumigil upang muling punuin ng gasolina ang tangke. Ilang sandali ay pinuntirya siya ni Jennifer at tinamaan ito sa balikat. Habang siya ay papalapit sa sasakyan, hindi niya makita ang lalaki. Sinundan niya ang bakas ng dugo na naiwan ni Stan habang sinisikap nitong tumakas. Sa kalaunan ay napansin ito ng lalaki at nagtago siya sa gitna ng mga bato hawak ang kanyang shotgun. Habang si Jennifer ay nasa malapit, lumabas si Stan mula sa kanyang likuran at siya ay binaril. Napunit ng bala ang ibabang kalahati ng kanyang tainga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo habang pinupuntirya siya ni Stan. Sa unahan ni Stan, binasag niya ang kanyang torch sa bato na naging dahilan upang matapakan ng lalaki ang bubog. Kaya lumipad siya sa lupa sa matinding paghihirap. Pinilit niyang bunutin ang bubog na bumaon sa kanyang paa. Pagkatapos ay humakbang siya pabalik sa kotse at paulit-ulit na tinatangka na tapakan ang clutch, ngunit nakakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang paa. Sa kalaunan ay nagagawa niya rin ito. Binilisan niya ang pagmamaneho patungo kay Jennifer ngunit nakahanda na ang babae. Nagsimula siyang magpaputok hanggang sa tinamaan ng bala sa ulo ang lalaki na siyang ikinamatay. Bumalik kay Richard, paulit-ulit niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Stan sa pamamagitan ng radyo. Sa wakas ay natanggap niya na ito ay hindi napupunta sa paraang gusto niya. Bumalik si Richard sa bahay at tumawag sa piloto para magpasundo. Habang siya ay nasa shower, bigla siyang nakarinig ng ingay. Habang hubad at kinakabahan, kinuha niya ang kanyang baril at sinimulang suriin ang paligid. Matapos akalain na ito ay isang kagamitan lamang sa paglilinis ng pool, naglakad siya pabalik sa bahay at nakita niya sa kanyang harapan si Jennifer habang nakatutok sa kanya ang shotgun. Hindi nag-atubiling kalabitin ang gatilyo at tinamaan siya sa tagiliran kaya naman siya ay tumilapon sa lakas ng impact. Kinaladkad niya ang sarili patungo sa likod ng bahay at sinundan ni Jennifer hanggang sa mapansin niya ang dugo nito na tumagas sa buong sahig. Umatras muna siya para abangan si Richard sa kabila. Binabalot ni Richard ng plastic wrapper ang kanyang sugat para mapigilan ang tumatagas na dugo. Nang maglaon, natagpuan siya ni Jennifer at binaril ang isa't isa ngunit walang tinamaan. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa nadulas si Jennifer sa sahig. Nagkaroon ng pagkakataon si Richard na hampasin ang babae at nawalan ng malay. Hindi mapigilan ni Richard ang kanyang sarili at kailangan niyang sakalin ang babae sa pader at pinagsabihan ng nakakasakit na salita. Nakakuha ng pagkakataon si Jennifer at kinarati ang sugat ng lalaki sa tagiliran. Pagbagsak niya sa sahig, kinuha niya ang shotgun at binaril sa dibdib si Richard. Habang duguan at bugbog sarado, sinikap ni Jennifer na muling tumayo. Nakalabas na siya ng bahay at nakita niya ang isang helicopter habang papalapit. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!